Magandang araw po. Ngayong araw pong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano magpakain ng baboy si Maymot. Sa ngayon, kumukuha siya ng isang timbandarak para maihalo doon sa nilutong bilid. Ngayon naman, itong si Pandok naglilinis ng ating kono. Ngayon, ihalo ni Maymot dito sa may nilutong bilid. At nagluluto na naman siya para mamaya, para bukas. Ngayon ito ihahaluin niya yung darak at saka yung nilutong binlid. Ganyan lang po ang paghalo niya bago namin ibigay doon sa mga baboy. Halos pare-parehas ang mapabiik at saka sa inahin. Ganito na ang kinakain nila. Yung panghalo natin ng binlid, ito special po to. Pinagawa po natin doon sa furniture shop, Kahoy po to. Kaya magandang panghalo. Tingnan nyo ang ganda ng pagkagawa. At yan din po ang ginagamit natin dito sa pagkain nila. Bago natin bigyan ng pagkain, lilinisin muna yung kanilang pakainan para mawala yung tira-tira. Ganyan ang ginagawa ni Maymot sa bago pakainin yung ating mga baboy. Hindi isa-isa niya nililinis yung mga pakainan. Lahat ng kulungan, kailangan malinis yung kanilang pakainan bago maglagay ng pagkain. Oh, ito palang isa na to, si Emma, yung dalawang anak niya ay kinuha na nung nagpareserba. Kaya ngayon, isinama na natin siya dito kay Durok Bor. Ito yung Durok Bor natin ay F1, Durok at saka Native. Isinama na namin siya, dalawang araw na siyang kasama dito sa ano, sa kulungan ni Junior Bor. Halos sa isang linggo, baka mag-hit na to at makastaan na. Dito sa kulungan natin, ayan, sabi ko nga, yung pausok, hindi nawawala yan. Yung pantaboy sa mga insekto, kung ano mang merong insekto nandito. Para kung halimbawa may dalang mikrobyo, hindi makaka-apekto doon sa ating mga hayop. Yung iba, gumagamit po sila, pantaboy ng mga insekto, diesel na nilalagyan nila ng yung kumisan, joy. Ayan po ang natira na lang doon sa ating palakihin. Ito ay yung mga kumbaga bansot, pinagtiraan na to at pinagpilian. Ngayon, yung inahin naman dito, yung si Geraldine, ito si Geraldine Citizen, ayan, meron siyang limang anak, halos sa baka bukas o sa susunod na araw, magtuturok kami ng magtuturok kami ng B-complex. Mga 25 days na sila noon. Hindi pala si Geraldine ito. Ito pala si Flora. Yung si Geraldine itim. Itong si Flora na to, Tisay. Ito yung dalawang dumalaga natin. Ito naman ay may lahing native crosses sa large white. Hindi namin alam, baka ito ay yung isa, baka nakastahan ng hindi namin alam dahil noon nakawala si Durok Bor. Kaya maaaring
nagkalaman to dahil medyo malaki na yung tiyan niya. Yung pagkain nila, nilutong binlid at darak, gustong-gusto pag may kasamang nilutong binlid, yung darak. Makikita ninyo, talagang maubos nila yung kanilang pagkain. Si Junior, si Durok Bornama, tsaka yung si Inahin, yung kahawawali lang, ito oh. Talagang wala na kagad laman yung kanilang pakainan. Ito rin, halos ubos na yung binigay ni Maymot. Yan, ganyan sila katakaw pag may kasamang nilutong binlid yung kanilang pagkain. Kanina nilagyan ni Maymot, binigyan ni Maymot ng ano to, nung mulberry, dahon ng mulberry, at saka yung dahon ng Madre de Agua. Ngayon, naubos na yung sambal din na yun, kukuha na naman siya, magsasangkap na naman ng pagkain para sa mga inahin. Ito, bago bigyan ng pagkain yung mga inahin natin, ay kailangan mabigyan muna niya ng mga dahon ng mulberry dahil gutom sila. Kailangan maikulong muna niya doon sa isang kulungan para maalinis yung pakainan nila. Ayan po, dito rin ay may pausok tayo. Ayan o. Yan, ikukulong lahat doon to. Lima silang inahin na malalaki, nandun. Yun, ganyan lang. Tapos, wawalisin yung kanilang pakainan. Pagmasdan ninyo yung kanilang ranging area, hindi nawawala itong pausok natin. So, nasabi ko nga kanina, yung iba, gumagamit ng diesel na inahaluan na ng Joy para pang spray dito sa kulungan. Pero tayo po, hindi po tayo gumagamit ng ganun dahil marami tayong ipa. Ganito yung ginagawa natin. Palaging pausok. Ganyan lamang po ang paraan natin para pantaboy doon sa mga langaw at lamok. Ang importante, para hindi dumapo yung mga langaw at lamok dito, kailangan palaging malinis ang kulungan. Yung dumi, palagi dinadakot at sinasama natin dito sa sinusunog nating ipa. Ayan yan, linis na ni Maymo yung kanilang pakainan, lalagyan na niya ng darak at binlid. Makikita ninyo, yan, isang timba pa lang yon. Sandali lang maubos yan. Yan, napakalaking tipid pag ganito lang ang pakain natin dahil kwentado ko na kung halimbawa araw-araw magpapakain ka ng ganito, kung ibabudget mo sila ng 20 pesos per head doon sa commercial feeds, malaking gastos yon. Kung sa loob ng isang buwan, malaking gastos. Kaya ito, nasanay ko to, yung pakain ko, darak at binlid lang, dahil inahin lang naman sila, hindi sila fattener. At ang pinaka-importante, yung makatipid tayo sa pakain. Yun lamang po sa ngayon. Nasabi ko lamang po kung paano tayo makatipid ng todo sa pakain. So hanggang sa muli po, maraming salamat po at happy farming po sa inyong lahat.